Hello guys, so welcome back to our quick Sunday tutorial. Today's topic is about removing background using selection tools and magic wand. So isa to sa pamamaraan kung paano mag-remove ng background. Hello guys, so welcome back to our quick Sunday tutorial. Today's topic is tools na gagamitin natin are selection tools and magic wand. So let's start with selection tools. So meron tayong image dito. We have a fruit. Okay, so we will use first the quick selection tool. Okay, here we have the object selection tool. Okay, so first, before that guys, duplicate muna natin tong original natin na image. Okay, so just hold it, right click, tapos drag nyo dito sa my plus sign. Okay, so yun, duplicate na. Pwede ring i-control J nyo. See? Yan ang shortcut. Or, pwede ring right click and duplicate layer. And then, okay. Oh, kita nyo, same lang. So, okay, so, let's start. First, remove natin tong ano. I-hide muna natin tong original para may backup tayo. Okay, then don't forget to select the layer. And then go to object selection tool. So ito muna yung gamitin natin. See? So simple lang eh. Ano lang, drag nyo lang. Kita nyo yung instruction. May ano dito. It's find and automatically selects an object inside the defined region. So highlight lang natin guys yung object na gusto nating i-select. Okay, so kita nyo automatic siyang nagsi-select ng subject. Okay, so isa to sa mga tools nga pwedeng gamitin sa pag-remove ng background or sa pag-select ng object. Okay, so try natin. Tapos nito is copy natin, Control C, tapos Control V. So kita nyo sa my right side, sa my layers natin, meron na tayong fruits without background. So remove natin yung image with background para makita natin yung output. Okay, so ito na yung image natin na walang background. Simple lang, madali lang. Okay, ganyan lang ka simple. So marami talagang paraan sa pag remove ng background. So isa na to sa tools. Okay, check muna natin, lagyan natin ng background color para makita natin. Okay, we have the bucket, paint bucket, click sa labas. Okay, yun, pwede na natin gamitin iba't ibang background. Pwede natin gumamit ng iba't ibang background. Okay, so ganun lang kasimple. Okay, so next is dito tayo sa quick selection tool. Okay, so remove natin. Balik tayo dito sa ilagay nito tools ito sa separate folder. So group natin. Hide para may backup tayo sa ano, sa picture na
tinanggalan natin ang background using object selection tool. Rename natin. This one is object selection, okay? Tool. Okay. So next, dito tayo sa quick selection tool. Simple lang din. Same lang. Okay. Ganun. Oops, wait. Sorry. Oops. Control Z. Okay. Oops, wait. Ah, hindi pala naka-select yung image. So, remember to select the image. My mistake. Okay. Control Z. Let's try again. How about highlight natin yung Sorry. Pwedeng gamitin at pwedeng i-remove natin yung background. So, ganito. Okay, then press delete. Oops, natanggal yung ito. Ito. Pwedeng hold nyo yung shift. Oops, pabalik tad. Oops. Control Z na lang. Dahan-dahan lang natin para ma-select yung proper ano. Proper subject natin. Hindi siya ganun ka ganda sa ganitong klaseng image. So type. Okay, yun. Control C, select na. Tapos Control V. Remove natin. So, see? Madali lang. So, itong may mga block. So, pwede nating pwede natin itong isa-isahin or gamitin natin yung ano, yung ibang tool. Sample, yung lasso. Pwede. Okay. So, yun. Ito lang. So, tignan naman natin yung ano, wait. Gawan natin ng folder. Lagay natin sa folder. Tapos, let's name it Quick Selection Tool. Para makita natin yung difference ng mga tool. Kung anong mas magandang tool na gagamitin para sa picture na to. Okay, hide natin. So next, let's use the magic wand. Okay, so huwag kalimutang i-select yung subject natin, yung image natin dito. Okay, and then click nyo lang yung background na gusto nyo i-select. Sample ito, right click lang. Left click, sorry. Okay. So, kita nyo. Select na yung black na background. Tapos, press delete. Tapos, sa baba naman. Okay. Pag ganito, guys, hindi siya masyadong nakukuha yung detail. So, mayroon tayong tolerance dito sa taas. Okay. Adjust lang natin, guys. Adjust. Tingnan natin, pababaan natin para makita natin yung difference, okay? So, let's try 40. So, click mo lang yung background. Okay, see? Lumiit yung ano, yung coverage niya. So, pag ginawa natin tong 80, tingnan natin yung result. See? Mas lumalaki yung ano, coverage niya. So, pwede nyong i-adjust, okay? Depende sa image na i-edit niyo. Okay, so 87. Okay, so as you can see, 87. May ano, di na siya ano. May part siya na madi-delete. So, remove, adjust natin pababa. Mga 60. Okay, so pwede na yan. Delete natin. Tapos,
ito naman sa baba. Click nyo lang yung area na gusto nyong tanggalin. Okay? Ganyan. Okay. So, may tolerance tayo ma-adjust depende sa image. Okay? Sa pagtanggal ng naka-select is just ito. Paano to tanggalin? Control D lang. Deselect. Para mawala yung mga broken lines or yung selected area. Okay. So, tignan natin. Lagyan natin ng background. Para makita natin yung difference. Okay. So, meron pa siyang mga parts dito na hindi natanggal. So, compare natin sa iba. Okay. So, madalian lang to guys. So, this siya. Kung gusto nyo talagang malinis yung pag-output nyo is dapat take time. Take time sa pag-remove ng background. Okay? Hindi basta-basta na like ganun. Yung kapag minadali mo, medyo ano talaga. May hindi talaga maganda yung labas. Okay? So, ito yung magic wand. Rename natin. Okay, so tingnan natin yung difference. Ito si Magic Wand. Zoom natin para makita natin yung detail. Okay. So maganda siya dito sa upper part ng apple. Kitang-kita yung detalye, yung water drop ito. Okay, maganda yung pagkakalinis niya, pagkaka-remove. Oops, may naputol. So, depende na lang yan, guys. So, next, sa ituturo ko sa inyo kung paano to i-fix sa susunod na tutorial natin, okay? So, quick lang to, guys. Dito, hindi ito detail talaga. O, paano lang to, pinakamadaling steps ng pag-remove. But not totally clean, ha? Just remove lang ng ano, major background. Okay. So, dito na part, may natirang puti na lines. Kasi yung image, actual image natin is yung background is may puti, tsaka may black. So, may natira pa. So, adjust na lang nyo yung tolerance kung gusto nyo itong ma-remove talaga. Okay. So, sa bandang baba, medyo may mga na ano siya dito. Hindi niya nakuha. Okay. So, dito may mga mali-mali. May mga natanggal na part na ano, basket. Okay. Pero sa ibabaw, malinis yung pagkaka-cut niya. Okay. So, dito tayo sa quick selection tool. Oops. Let's put background first. Lagyan natin ng background. Lagyan natin sa baba. Para makita natin yung difference. Dito is malinis siya. Marinis din. Kaso may mga corners na hindi niya nakuha. Like this one. Pero okay lang yan. Kasi pwede namang gamitin yung eraser or yung ibang tools sa pag-remove ng background. Ang importante yung mga yung majority ng background is natanggal niya. Okay, okay dito. Maganda, malinis. Kaso dito lang yung may hindi niya nakuha. Okay. Sa bandang baba. Okay, maganda. Medyo okay. Dito merong natira. Pero mahihirapan talaga tong yung AI lang yung ano. Kasi si shadow niya. Pero overall okay siya. Maganda, okay. So next, punta tayo sa object selection tool. Oops. Saan 'yon? Yun, so compare natin yung output. So meron din ditong
black, mayroon pang background na hindi natanggal. Upper part, okay, malinis dito. Oops, may dito may konting black. Pero dito malinis, maganda yung pagkaka-cut. Dito, okay. May black ng konti pero okay lang yan. Okay. Malinis dito, okay. Sa baba, okay. Sa baba naman, na-remove niya yung shadow ng basket. So, medyo magandang tool ang object selection. Okay. Base sa picture na to. Kasi, different pictures, like, ano, different tools din ang, ano, mas magandang, or mas, ano, mas magandang gamitin. Kasi, iba, may mga tools tayo nga, like previous tutorial, na may mga tools na pang, ano lang, pang straight, ito. May polygonal lasso tool, magnetic, so may mga kanya-kanyang advantages sila. Okay, may kanya-kanyang mga function. Okay, so ito yung pinakamadaling pag-remove ng background using object selection tool, quick selection tool, and magic wand. Okay, so para sa tatlo, yung magandang output is itong si object selection tool. Mas malinis yung output niya kumpara sa dalawa. Okay, compared nito, malinis din to compared dito. Okay, so itabi natin silang tatlo. Pagtabihin natin sila para makita nyo yung difference. Okay. Wait. Tanggalin natin yung mga blue background. Tira natin tong huli. Okay. So, yun na. Ito si object selection tool. Palitan natin. Wait. Sabay natin palitin. Control T sa pag-adjust, sa pag-resize. Okay. Ito si wait. Ito si ito yung naka-select. Object selection tool. Itong pangalawa si quick selection tool. At pangatlo is magic wand. Sorry guys. Okay. Pagtabihin natin sila tatlo. Lakihan natin yung space natin. Okay. Pati yung background. Lakihan natin. Yun. So, kitang-kita natin yung pagkakaiba ng tatlong tools. Okay. So, ito si selection, object selection tool. So, nasa gitna is quick selection tool. At itong nasa huli is the magic wand. Okay. So, mas malinis si object selection tool para sa picture na to. Okay, so yun lang guys, yung tatlong tools na kayang magtanggal ng background na madalian. Okay, so ganyan lang sila kasimple. So bawat tools is may ano talaga pagkakaiba. Okay, so sa picture na to, ang nanalo is ang magandang gamitin is si object selection tool. Okay, so that's it guys, ganyan lang kasimple. So yun, kita kits next time.
for another Photoshop tutorial. So for another quick Photoshop tutorial. Madalian lang guys yung mga basic na tools. Tatalakayin natin, okay? Sa mga basic techniques and tools kung gusto niyo malaman. Stay tuned lang sa subscribe lang sa channel natin para ma-notify kayo. Okay? And okay, see you next time. Thank you so much. So, if may question kayo, comment nyo lang sa baba. Okay? Kung may gusto kayong tools na ika-cover natin, may mga questions, huwag kayong mahiyang mag-comment at sasagutin natin yan. Okay? So, sige guys. Almost 30 minutes na. So, that's it. That's it for today. So, see you next time. Thank you and God bless. Bye-bye.